Sino ba ang mabagal para labanan ang fake news, fake video na binabato kay Pangulong Marcos? Sino ba ang mga dapat gumalaw? Ito po yun. Una, ang Philippine National Police, NBI, Department of Justice. At siyempre, ang Presidential Communication Office dapat ang complainant or dapat sila yung nagpupursigi para sa malalimang investigation, follow-up ng cybercrime group ng PNP at ng NBI tungkol sa mga fake news, fake video laban sa Pangulo. Sunod-sunod po kasi naglalabasan eh na ang identify na nasa likod nito anti-Marcos DDS vlogger, DDS supporters. Yun lang pong unang video na di umano'y si Pangulong Marcos, pero hindi naman napatunayan. Sabi ng mga eksperto, fake, hindi yan si Pangulo. Dapat yan. May kaso na ang mga identify dyan. Kung sino ang nagpakalat at sino ang gumawa. Ito na naman. Mayroon naman hong video na pinalabas. Illegal daw na items yung ibinigay ng lokal na pamahala ng Iloilo na iniabot kay Pangulong Marcos na kulay puti. Pinalabas din lang. DDS vlogger na naman. Na yun daw ay bawal na drugs. Samantalang yung pala'y pin ng Partido Federal ng Pilipinas, political party ng ating Pangulo. At yung mga fake news na patuloy na sumisira katulad ng mga nakaraan, pinalabas nila ang Pangulo daw ay may sakit, dinala sa ospital sa St. Luke's, hindi naman totoo. Pinapalabas nila ang Pangulo walang ginagawa. At kung saan lang nagpupunta, hindi rin totoo. Dahil kabaliktaran sa series schedule ng Pangulo sa pag-ikot sa mga probinsya. Again, bakit ang PNP at NBI hanggang ngayon wala pang nakakasuhan? Alam ko nag-iimbestiga sila. Bakit hanggang investigation lang? Ang bagal naman nilang maghanap ng ebidensya at mag-file ng kaso. Palagay ko, ang Office of the President Communication o Presidential Communication ng Office of the President, dapat sila yung magpursige. Kasi pag ang NBI at police aasahan natin at walang complainant, mabagal talaga yan. Kaya dapat ang Office of the President ay pumapil bilang complainant dito sa mga fake news, fake video through PCO. Kaya nga Presidential Communication Office, sila dapat ang nangunguna. Yung mga dating sekretary, walang ginawa tungkol dyan. Wala tayong naramdaman. Ngayon na may bagong sekretary, abay dapat naman gumalaw sila. Hindi sapat ang warning, hindi sapat ang press release. Kailangan merong aksyon. Ako kasi naniniwala bilang isang mamamahayag sa matagal ng panahon. Ang mga otoridad magpupursige ng investigation at pagpapail ng kaso kung merong formal na reklamo o complainant. Kung walang complainant, talagang babagal. Ngayon, kung magpapail ng reklamo bilang complainant, ang Office of the President ay siguradong mapapabilis yan. Kasi pag hindi po ito na-control o ito'y naging mabagal ang kinaukulan, mauulit at mauulit ang mga below the belt na paninira kay Pangulong Marcos sa First Family at sa gobyerno. Na nakakarating sa buong mundo, nakakasira sa imahe ng Pilipinas, nakakasira sa imahe ng Pangulo at sa mga Pilipino. Kasi nga, fake video, fake news. Kaya hindi dapat prevention lang. Dapat may sanksyon na. Dapat pinapanagot na. Hindi naman po ako nagmamadali, pero sobra na, tama na. 2 taon ang pinipake ang gobyerno, pero wala pang naipapail na kaso sa mga taong responsable. Irresponsable na rin sa mga ginagawang ito. Kasi ako naniniwala, ang demokrasya, kalayaan sa pamahayag, may limitasyon. Ano mang pagpapahayag, ano mang pag-assembly, yan ay nasa sa batas. Pero may limitasyon at may kaakibat
na responsibility and accountability. So mga police at NBI, huwag kayong magalit. PCO, huwag kayong magalit. Bilis-bilis na naman ninyo. Mabilis mag-produce ng fake news ang mga anti-Marcos. Mabilis manloko, manlinlang sa mga Pilipino ang anti-Marcos. At ngayon, ina-identify na nga natin eh. Anti-Marcos. Sino ba ang anti-Marcos? Di ba mga DDS supporters at mga DDS blogger? Mga DDS personality, bakit hindi nyo makasuhan yan? Wala namang nagpe-fake news at video mula sa Piklawan, Dilawan. Mula sa mga independent, wala. Lahat identify sa mga anti-Marcos blogger at supporters nila. Yun lang eh. Pwede ng pagbasihan yan para sila'y ma-identify at kasuhan. Kaya again, ang babagal naman nyo kasi. Sagana-sagana tayo sa mga warning at press release, eh hindi po yan ang solusyon. Ang kailangan black and white na reklamo at dokumentong kaso, dokumento para kasuhan ang mga ito. Ang laki ng perang ginagamit sa intelligence at investigation ng mga otoridad. Pero wala tayong nakikitang mabilisang aksyon. Bakit? Si General Torre na lang ba ang aasahan natin? Eh paano kung wala si General Torre? Wala na magagawa yung ibang pulis. Ilang libo, daan libo ang pulis. NBI, kahit kakaunti siya, pero may sapat silang kakayanan at kaalaman. Bilang mga eksperto, nasaan kayo? Kaya inuulit ko, mga taga Philippine Presidential Communication Office, huwag kayong magalit. Bilis-bilisan naman ninyo. Nag-utos na ilang ulit ang Pangulo, labanan ng fake news. Tuwa ang Pangulo kapag nilalabanan ng fake news. Tuwa ang Pangulo kapag binabara ang mga fake news. Kasi nakakasira yan. Pero bakit hindi consistent? Bakit hindi gaanong seryoso itong mga ensya ng ating pamahalaan? Anong kinatatakutan nyo? Anong lang yun? Saan kayo natatakot? Bakit ang babagal? Bakit hindi kayo kumikilos? Ang communication ng Office of the President at Law Enforcement Agency merong obligasyon para pangalagaan ang reputasyon ng Office of the President. Para pangalagaan ang imahe ng Office of the President, pangkalahatan ng gobyerno, laban sa mga abusado. Pinagtatawanan lang kayo ng mga DDS blogger at DDS group. Excuse me po. Kasi paulit-ulit nilang nagagawa, ang nadidinig nila puro banta. Walang black and white na kaso na naipile sa korte o sa piskal man lang. Kaya bilis naman ninyo. 24 hours, pwede magtrabaho ang pulis at NBI eh. Ay yung mga gumagawa ng paninira sa gobyerno, halos 24 hours din eh. Bakit hindi masabayan? So hindi po ako nagmamagaling, naghahanap lang ako. Ang aking mga channel ay Boses ng Mamamayang Pilipino. Itong Mike Abby Opinions at yung aking isa pang channel na MA Pinoy TV. Yung damdami, naramdaman, paghahanap at ng mabilis na aksyon at pagkagulat nilang mabagal na galaw, taong bayan yun. Inire-relay ko lang sa inyo. Kaya huwag kayong magalit. Bilis-bilisan ninyo. Maraming mapanirang uri o kakaunti sila. Pero kahit kakaunti, madalas silang pinag-usapan kasi kulang sa disciplinary, kulang sa prevention, kulang kayo sa aksyon. Please like, subscribe, and follow sa Hindi Pa.